Klaro talaga mga ka-beats, maliwanag pa sa sikat ng araw. Kung ito man ay totoo, naginto at 22 feet under, may natamaan silang takip. Ayun o mga ka-beats, takip o. Yan ang beats sa linier na yan, na kulay pink. Ang deposito na nakabalot sa tila. Paswertihan din talaga ang pagtitreasure mga ka-teach, dahil ang iba nakakakuha at ang iba ay hindi. So balit dito tayo sa isang area ng kasamahan natin kung saan may nakuha silang treasure. Pagmasdan natin ang plastada ng mga sign para makunan din natin ang idea at may apply sa mga area ninyo. Kung mapapansin ninyo mga ka-teach, ayan, binibidyuhan ni sir ang batong Hugis Heart. Heart ito na nakatuwad. Kung ibasin natin ito sa code natin, ibig sabihin foot of the mountain, dahil nakatuwad siya. Ang target nasa paanan ng bundok. Number 1 yan mga ka-teach. Bantayan ninyo maigi kung may ganito kayong mga signs sa area ninyo. At bantayan rin ninyo ang mga supporting signs sa paligid. Ayan, dahil hindi magkalayo, naghukay sila ni sir sa area na yan, sa lalim ng 22 feet under. Natamaan nila ang deposito sa ilalim. Panoorin natin. Ayun, kung mapapansin ninyo, ayan yung buhukay nila. Ibalik natin. May bato dito sa gilid. Ayan yung bato na nakaturo dito sa area kung saan naghukay sila ni sir. At sa unahan may bato din. Pero pansinin natin maigi ang hukay nila na 22 feet under. May natamaan silang takip. Ayun o mga katitso, takip o. Ayan ang takip. Diyan rin nila nakuha sa ilalim ng takip ang deposito na yan. Makikita rin nyo mamaya. Klaro talaga na may takip o. Hindi magkalayo ito ng mga 8 inch. Hindi ito abot ng isang roller ang takip na yan. Gawa siya ng siminto. Binutas nila sa ilalim. Diyan daw nakuha ang treasure. Pinasa lang rin ito sa akin, kaya ibabahagi ko rin sa inyo. Binahagi nila sa akin, ibabahagi ko rin sa inyo para makuna ninyo ng mga simpleng idea. Kasi pag nakatsamba kayo nito mga ka-teach, nako, isa kayo sa napakaswerteng treasure hunter tulad sa grupong ito. Ayun yung bato sa gilid. May bato di, ayun yung heart plan na nakatuwad. Ah, paakyat na nga yun sa unahan, no? Ibig sabihin, nasa paanan talaga sila ni sir. At ito yung pinakailalim sa hukay nila. Dito nila nakuha mga ka-teach sa layer na yan, na kulay pink. Ang deposito na nakabalot sa tila. At ang depositong yun, ito na mga ka-teach. Ayan yung depositong yan. Mapapansin ninyo, may tila sa gilid. Yan yung pinagbalot sa depositong ito. Klaro talaga mga ka-teach, maliwanag pa sa sikat ng araw. Kung ito man ay totoo, naginto. Napakaswerte nila mga ka-teach. Kaya saludo ako sa grupong ito. Ibalik natin. Kasi kunan natin ito ng idea. Kung mapapansin niyo dito sa video ni sir, sa tabi dito sa baba, nasa paanan nito ng bundok, paakyat sa unahan. Ayan yung bato na sumuporta sa heart na nakatuwad sa gilid na yon. Iguhit natin. Kasi hindi magkalayo na may mga ganito kayong plastada sa area ninyo. Ayan, paganyan yung heart niya na nakatuwad. Banda dito sa area nito. Pero dito sa gilid, may isang bato na patulis. Arrowhead siya. Nagtuturo siya dyan sa direksyon na yan. Ngayon, pagdating sa unahan, hindi magkalayo ng 2 meters. Dyan naghukay sila ni sir. Ayun. Pero sa hukay nila, mapapansin natin,
Sa harapan, may isang bato rin. Pero ang batong ito mga katiits, lodlock position ng bato. Palagi kong sinasabi sa inyo pag may mga tapya sa ilalim, parang uka or awang or inawangan, tinapyasan. Meron at meron talagang chamber or cave dyan sa harapan. At ang batong ito, parang style ano to siya? Animal head, ulo ng, kasi may mata dito. Ayan, yung mata niya, hindi lang nakuha. Pero parang hugis hayop na nakaharap sa area na yan. Sinuportahan pa dito sa ilalim na parang uka. Wala nang iba. Ang target area ay nasa harapan. Tama talaga ang hukay nila ni Bus or Busing. Kung mapapansin natin sa mismong hukay nila. Ayan yung takip na natamaan nila. Tulad ng sinabi ko kanina, ang kapal ng takip na ito or kapal niya, hindi aabot ito ng 1 feet. Nasa 8 inch lang ito at gawa ng simento. Halatado naman mga katiits. Pagdating sa ilalim, binutas nila. Malambot na yan mga katiits. At banda dito sa gilid or sa gilid yata, basta down lang sila. Hindi magkalayo ng mga 3 feet to 4.5 feet. Yun naman ang pink layer na natamaan nila. Pero nakuha na nila yung pink. Dito wala na or mayroon pa sa ilalim. Mismo na sa area na ito mga katits, kung saan yung pink layer. Parang sinungyab yata nila. O sinungyab sa gilid. Dinukot. Pero kung sentro man ang pag-usapan, klaro naman talaga na takip ito. Takip yan. Ibig sabihin, abot yan dito sa hukay na yan. Ayan. Yan yung matigas na takip. Binutas. Nag-down sila. At doon nila natamaan ang target. Dito natin makikita ang parang kulay pink na gawa sa adobe yata. Ito yata ang tinawag nilang Cambodian rock. Ayan. Pink talaga siya. At mismo sa layer na yan, dyan na itira lang yata ito. Or nag-clearing pa sila nito. Basta dyan nila nakuha ang mismong depositong ito. Ayan, napakaswerte talaga mga katits. Ano at mga alahas yata ito. Or silas. Ano ito, gold bar? Maliliit na gold bar. Ipli natin. Parang maliliit na gold bar ito mga katits. At saka may ano, polar pin. Polar pin ito. Bracelet. Bracelet, bracelet, bracelet. At maliliit na gold bar. Pero hindi pareha ang laki. Or hindi pareho ang laki. Ayan, napakaswerte talaga ang grupong ito. Kahit papaano, nakuha nila ang target sa area nila. Kaya, payong kaibigan ko sa inyo mga katits, huwag lang kayo magpawala ng pag-asa tulad dito sa grupong ito. Basta may mga heart sign na nakatuwad. Pag ganyan, ulitin ko ulit, pot of the mountain yan. Kung walang ibang mga supporting sign sa gilid, siya lang nag-iisa. Automatic, nandyan kayo mag-under sa harapan. Pero may supporting sign dito sa gilid na nagtuturo sa unahan. Ayun, nag-travel sila dito sa mismong gilid. Kasi may supporting sign, no? Tama yung ginawa nila. Forward natin. Ayun, yung batong yan, no? Magkatabi lang. Ayun, no? Hindi pa ata ito aabot ng 2 feet. Ngayon, dapat dito maghukay. Pero may sign doon nagtuturo. Reverse siya. Ayun ang sinunda nila. Kasi kung ito ang susunda nila, papunta na ito sa ibabaw o papunta sa langit. Hindi po naman, o hindi naman pwede maghukay sa langit mga katiits. Kaya, down, reverse ang supporting. Supporting sign na nasa gilid ay sakto ang butas nila. Ito talaga. Pagdating sa unahan, sinalo siya dito sa mata. Pagtatansian ito mga katiits, yung nilalatagan ng nylon. Papunta dyan. At simula naman dito. Ibalik natin. Sa batong ito. Yung ginagawa ko dati. Pag trigonometry sa area.
Asana yung bato? Ayun, yung batong yan. Ngayon, paglagyan mo rin ito ng tansi or nylon papunta sa direksyon na yan, ay dito talaga mag-iiki sa mismong hukay nila. Simula dito sa baba. Papunta dyan, nylon, yung isang bato na sa baba at yung parang mata, mag-iikis talaga. Ibig sabihin, tama itong hukay nila, ka-TH. Ayan ang lecture and guide kong ito, mga ka-TH. Okay, sa pagtatapos dito sa simple lecture and guide natin, sana may nakuha kayo mga simpleng idea nang sa ganoon may apply sa area ninyo. Ulitin ko ulit, maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Thank you, mga ka-TH.